Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa banal pagdiliwang na ito, sama-sama ang Lord ang ating mga panalangin. Kasama pa rin dito yung ating ipinagdarasal. No? Yung lahat ng mga kaluluwa, no? Sa mga kapatid natin, mga mahal natin sa buhay, no? Na nauna na sa harapan ng pumikapal, ang mga kapatid natin na namatay na, no? Mga kamag-anak, no? Lolo, lola, no? O kung ano man yung mga mahal ng sa buhay na namatay, no? Maaring kapatid, no? Maaring din magulang, o tito o tita, no? Di kaya ay yung ating mga kakilala, no? So ipagdarasal natin ngayon, no? So ito'y diadalangin natin hanggang sa November 9. At kasama ng ating mga panalangin, dilog natin sa harapan ng pumikapal. Hingin tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan at mga pagkukulang. Sabay-sabay. Ina aming ko sa mga pangyarihan ng Diyos at sa iyo mga kapatid na luwa akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal. At sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Hawakan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggang. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Please repeat after me. Ama naming makapangyarihan. Ama naming makapangyarihan. Ang paglingkuran ka. Ang paglingkuran ka. Ayon sa iyong kasiyahan. Ayon sa iyong kasiyahan. Ay kaloob na iyong ibinibigay. Ay kaloob na iyong binibigay. Sa iyong mga hinirang. Sa iyong mga hinirang. Gawin mo ang iyong mga pangako. Gawin mo ang iyong mga pangako. Ay aming mapakinabangan. Ay aming mapakinabangan. Ayon sa paraang iyong pinalulugdan. Ayon sa iyong paraang pinalulugdan. Sa pamamagitan ng Yesu Kristo. Sa pamamagitan ng Yesu Kristo. Kasama ng Espiritu Santo. Kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggan. Magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po lang. Mga anak ng Diyos, malinis at walang kapatid.
sa gitna ng mga taong ligo at masama sa gayon. Magsisilbi kayong ilaw sa kanilang hulad na talang nagniningning sa kaligtasan. Samantalang inihahatid ninyo sa kanila ang balita ng kaligtasan, pagdating ni Kristo ay may papakmalaki ko kayo sapagkat hindi nawalan ng kaluluhan ang aking pagpapagal. Ikinagagalak ko at inihahatihan natian ko kayo ng aking kagalakan kung ang dugo ko man ay maging handog bilang kaganapan ng paglingkod ng inyo pananampalataya sa Diyos. Kung magkagayon, dapat din kayong magalak at hatian ninyo ako ng inyong magalak. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, aking tanglaw, siya ay aking kaligtasan. Panginoon, aking tanglaw, siya ay aking kaligtasan. Tanglaw ko'y ang poon aking kaligtasan, kaya walang takot ako kanino man sa mga panganib kanyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Panginoon, aking tanglaw, siya ay aking kaligtasan. Isang bagay lamang ang aking mithiin, isang bagay ito sa poon hinihiling. Ang ako'y lumagi sa banal na templo upang kagandahan niya yung mamasdan ko at iyaang patnubay niya ay matango. Panginoon, aking tanglaw, siya ay aking kaligtasan. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinira. Sa Panginoong Diyos, tayo'y magtiwala at ating pagtatagin ang paniniwala, tayo ay umasa sa Kanya. Panginoon, aking tanglaw, siya ay aking kaligtasan. Magsitayo po, Ama. San Lucas. Patuloy sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Umarap siya sa kanila at anong sinabi, hindi maaaring maging alagad po ang sino mang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Ang sino mang hindi magpasan ng sariling krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Kung ang isa sa inyo ay nagbabalak magtayo ng tore, hindi ba uubo muna siya at tatayahin ang magugugol para malaman kung may sapat siyang salaping maipagpapatapos niyon?
Baka mailagay ang mga pundasyon, ngunit hindi naman may patapos. Siya'y kukutyain ang lahat ng makakita nito. Nasabihin nila, nagsimulang magdayo ang taong ito pero hindi na ipatapos. O sinong hari na maipagdigma sa kapwa-hari ng hindi mo naupo? At pag-aralang mabuti kung ang 10,000 niyang kawal ay may salupa sa kalaban ng may 20,000 kauhan. At kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban ay magsusugo na siya ng mga kinatawan upang makipagkasundo. Gayun din naman, hindi maaaring mahihalagad ko ang kung hindi niya tataligtan ang lahat sa kanyang buhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Magsipuro na Lord. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Sa isang magandang umaga sa inyong lahat, no? Ngayon ay pinangyayaan tayo ng po may kapal, no? Sa isang napakalagang utos, no? Yung ibigin ang Diyos. Iniibig niyo ba ang Diyos? So, yung bang pag-ibig nyo sa Diyos ay higit sa pag-ibig nyo sa tatay nyo? So, bahagi yun, no? Yung bang pag-ibig nyo sa Diyos ay higit sa pag-ibig sa nanay ninyo? Talaga, ha? Oh, kung talaga yun ang sagot nyo, dapat kayo ay nagsisimba. Sisimba man lamang pag-araw ng Linggo, ha? Sino nagsisimba pag-araw ng Linggo? Oh, sana lahat kayo nagsisimba pag-Linggo. No? Sa Linggo, no, yun ay November 12 na gataon na yun ay pesta ng ating parokya. Sino yung ating patron? Si San Martin de Porres. No? Kasi merong iba rin San Martin. Pero hindi de Porres. San Martin de Porres. Pakiulit nga. San Martin de Porres. So yun ang ating parang. Ang talagang piyesa niya ay noong nakaraang Biyernes, November 3. No? Ang talagang kapistahan ni San Martin ay November 3. Pero tayo, dito sa ating parokya, ay ang ating pagdiriwang ng kapistahan ni San Martin ay tuwing ikalawang linggo ng Nobyembre. No? So yun na huwag natin kalimutan, ikalawang linggo ng Nobyembre. Pero yun, hindi lamang po kapag pesta, pero lalo tayo magsimba. No? Pero magsisimba tayo every Sunday. Isa po yun sa pagpapakilala natin na iniibig natin ang Diyos. Hindi naman ang lugar na sinabi rito na kasi anong sabi ni Jesus, ang umiibig sa kanyang ama o ina na higit sa akin, sabi ni Jesus, hindi pwedeng maging adagat ko. So, hindi naman sinabi ni Jesus na hindi mo nang ibigin yung nanay mo. Hindi naman sinabi ni Jesus na hindi mo nang ibigin yung kapatid mo. Hindi naman sinabi ni Jesus na hindi mo ibigin yung tatay mo. Pero ang sabi ni Jesus ay, iibigin mo siya nang higit sa lahat. No? Sino unahin natin? Ang Diyos ang unahin natin. No? Ang Panginoong Jesucristo ang uunahin natin. No? Kaya, isa po yung sa pamaraan. No? Kayo ay magsimba pag-araw ng Linggo. No? Yung araw ng pamamahinga. Magpasalamat tayo sa Diyos. Sino nagdarasal ba pagkagising? Oh, very good. Kapag kayo nagdarasal pagkagising, kahit na simpleng panalangin lang, no? Kahit na simpleng panalangin lang, sabi niyo, magandang dalang kayo na po sa kanang manak, Espiritu Santo. No? Sabi niyo, Panginoon, magandang umaga po. No?
Papasalamat ako ngayon sa pag-ginising mo ako. So, gabayan mo ako ngayon. At ako ay mag-aaral. Gabayan mo ngayon sa aking mga gawain. Tapos, magalanda lang kayo ng krus. Kung nahirapan kayo mag-isip, kahit na magdasal lang kayo ng isang ama namin, hindi kayo magdasal kayo ng isang Aba Ginoong Maria, sino may alam ng ama namin? Taas mga kamay na may alam ng ama namin. Habang kayo ay, kung kayo nagmamadali, kahit na tumahimik lang kayo sandali, magtatanda kayo ng krus, magdasal lang kayo ng isang ama namin. Sino may alam ng Aba Ginoong Maria? Kahit isang Aba Ginoong Maria. Sino may alam ng papuri? Lulati, papuri sa Ama. Kahit na yung papuri, pinakamigsi na yun. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparaan ng unang, ngayon, at magpasawalang hanggan. Kahit na yun lang, kahit na simple lang, so, malagay rin, makapagdasal tayo. Nagtalimita na sinasabi ko nga po, kayo, kayong mga batay alin, malalakas, manalangin sa Diyos. Kasi kayo ay itinuturing ng mga Aba sa banal na kasulatan. So, malakas kayo sa Diyos. Pero mahalaga, kaya kayo nagdarasal, hindi lamang sabagat malakas tayo sa Diyos. Kaya nagdarasal sapagkat bakit? Mahal natin ang Diyos. Mahal natin ang Diyos. Yun naman huwag natin kalimutan. Kapag mahal natin ang Diyos, ano nga ang ginagawa natin? Di ba kapag minamahal natin, gusto natin palagi siyang kasama. Kapag mahal natin, gusto natin palaging kausap. Kapag mahal natin, gusto natin palaging nakikita. So dapat ganun din ang Diyos kung talagang mahal natin ang Diyos. Palagi tayong nagdarasal sa Diyos. Ano ang sabi na natin kapag anong ibig sabihin ng panalangin? Anong ibig sabihin ng dasal? Anong ibig sabihin ng panalangin? Anong pinaka-maexing definition ng panalangin? Ano? Pakikipag-usap sa Diyos. So ang panalangin ay? Pakikipag-usap sa Diyos. Excuse me. So kapag kayo nagdarasal, kayo ay nakikipag-usap sa Diyos. So patuloy tayong makipag-usap sa Diyos. At bahagi, bahagi ng aming pagkilos, na kung saan yung makita po natin. Kasi yun ay maliwanag ng pagmamahal sa Diyos. Palagi tayong mag-usap. Kahit na maliit na panalangin. Para masabi natin na hindi natin nakakalimutan ang Diyos. At may dalawang bagay na nais ko ipanalangin ninyo. Una ay yung para po sa ito paglahanda natin sa ating kapistahan, lalong-lalo na po sa pahingituro natin kay San Martin de Porres. Ipanalangin natin ang patuloy natin ipanalangin. Alam ko naman, nagdarasal kayo. Pero patuloy natin ipanalangin ang alin? Ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga ng mga may sakit. At ipanalangin natin na yung mga malulusog huwag nang magkasakit. Kasi napakamahal ngayon. Isa sa pinakamahal. Mahal ngayon ang magkasakit. Mahal ngayon ang magkasakit. Malaki ang ginagastos kapag ikaw ay nagkakasakit. Kaya sana po ay panalangin natin palagi ang mga may sakit. Ipanalangin din natin ang mga nag-aalaga ng mga may sakit, lahat ng medical practitioner, nurses, doctors, mga caregivers,
yung mga nag-aalaga ng mga may sakit ng mga kamag-anak. So, papanalangin lahat ng mga nagtatrabaho sa ospital. So, lahat ng mga nag-aalaga ng mga may sakit at yung mga nag-aalaga rin para huwag tayong magkasakit. Kasi na, sabi ko, napakamahal ngayon ang magkasakit. Ang sabi nga sa akin ay, Father, hindi na bali, wala akong pera. Huwag lang akong magkasakit. Kasi bakit? Kahit na umisa, marami kang pera, pero kapag may sakit ka, mauubos ang iyong pera. So, yun. At ipinalangin kasi ang trabaho rin ni San Martin, yun din eh, no? Ay ang mag-alaga sa mga may sakit. Trabaho niya ang manalangin sa mga may sakit. So kaya kapag tayo ay nagdarasal para sa mga may sakit at sa mga mag-aalaga ng mga may sakit, maging katulad tayo ni San Martin. Naging daan ng kabanalan. Naging daan ng kabanalan. Pangalawa, hiniling ko na ipanalangin ninyo tulad na binanggit ko sa pasimula ng banal na pagdiriwa ng misa ang ating mga mahal sa buhay na namatay na. No? Yung mga mahal namin sa buhay na namatay na. No? So, lahat naman siguro tayo may mahal sa buhay na namatay. No? Oh, wala na yung tatay ko, wala na yung nanay ko, no? Wala na rin yung isa kong kapatid. So, lolo, mga lolo at lola, wala na, ubos ng aking mga lolo at lola. No? So, yun ang pinagdarasal ko kayo. Pagdasalin nyo yung mga mahal nyo sa buhay na nauna na. At isasama rin natin yung alin. Yung mga kaluluwa na wala na nakakaalala. No? Isasama natin ang mga kaluluwa na wala nang nakakaalala. Sa perilang una, no? Sa pamagitan ng ating panalangin para sa mga may sakit, sa mga nag-aalaga ng mga may sakit, at para huwag tayong magkasakit. Pangalawa, ipanalangin natin ang mga mahal natin sa buhay na namatay na. No? Papanalangin ninyo, no? Lalong-lalo na ngayon, panahon na ito na Nobyembre. Sino nakadalaw sa inyo sa puntod? Sementeryo. Nag-design pa kayo roon? Very good. Mayroon kayo na nasa doon. No? So, bahagi o kahit na malakas ang ulan. No? Bumabaha. Bumabaha ba dito? Ang isip kasi hindi bumabaha. Pero dito sa ibaba ay bumabaha. So, pero yun, magpanalaan natin. Pangalawa, no? Yung pangalawang panyay na Yesus yun ay ang handang tumalikod sa sarili. No? Handang tumalikod sa sarili para sa Panginoon. No? Pinakailangan kalimutan ang sarili. Hindi lang siguro, kalimutan ang sarili, unahin ang Diyos. Kalimutan ang sarili or isang tabi muna ang sarili. Sa wikang Ingles, self-denial. You have to deny yourself. Pinakailangan mong isaalang-alang yung iyong sarili. Sa term na ginamit ko natin dito sa Ebanghelyo ay kalimutan ang sarili. No? Ang sino mang hindi ko maglumimot sa kanyang sarili ay hindi karapat dapat na maging alagad ko. Ibig sabihin ng paglimot sa sarili ay iuhuli mo yung iyong sarili. No? Sinuunahin mo ang Diyos. Sino ba? Pangalawa, sino? Yung mga mahal mo sa buhay. No? Kaya, limbawa, inutusan ka ng nanay mo, naglalaro ka, inutusan ka ng nanay mo, anong gagawin mo?
gagawin mo yung utos ng nanay mo. Iiwanan mo ang paglalaro. Yun ay paglimot sa sarili. Hindi naman sinabi mo na, anong pangalan mo? Eh, Father, nakalimutan ko. Bakit? Sabi kasi na, Father, kalimutan ko sarili ko. Hindi yun, ha? So, yung binigay ko halimbawa, no? Kasi, gagawin mo yung utos ng nanay mo. Bakit? Kasi mahal mo ang nanay mo. Iisang tabi mo muna ang iyong sarili. No? So marami pa ang mga magbibigay natin na halimbawa. No? So halimbawa sa inyong classroom, no, gusto nyo kausapin yung inyong katabi. Eh nagtuturo ang inyong teacher. Minakailang limutin mo yung sarili mo sa pamamagitan ng alin. Hindi ka muna makipag-usap sa maglasi mo. Ano muna ang gagawin mo? Makikinig ka muna sa iyong guro. Yun ay kailangan mo rin ng paglimot ng sarili. Pero, pwede mo pa bang kausapin ang kaklase mo? O kailan mo siya kakausapin? Pagkatapos ng turo kapag recess, no? Yeah, para hindi ka makagulo doon sa iyong klase, no? Para hindi mo rin maingayan yung iyong katabi. So, yun yung paglimot sa sarili, no? Para makita natin doon, no? Para doon sa guro mo, para din doon sa iyong kaklase mo. Kasi mahal mo yung guro mo, mahal mo rin yung sarili mo kasi gusto mo matuto. Mahal mo rin yung mga kaklase mo kasi gusto mo rin yung mga kaklase mo ay matuto. Para magkaroon kayo ng maraming karunungan na magagamit ninyo sa inyong pang-araw-araw na pagkilos. So yun, dalawa. Una ay mahalin mo ang Diyos na. Pangalawa ay marunong ka lumimot sa sarili. Ano yung una? Mahalin ka ang marunong sa sarili. Ano yung pangalawa? Kalimutan ang sarili. Okay. So yun ang aming ilog sa harapan ng program ng kapal. Magsitayo po kayo. Mga kapatid na nalig at umasa tayo sa muling pagkabuhay, sabagat si Jesus ang ating Diyos ay muling nabuhay, dumalangin tayo ngayon sa Panginoon upang maging karapat-dapat tayo sa dakilang buhay na ito. Sa bawat panalangin ang ating pong itutugot, Panginoon, ang aming buhay, dinggin mo kami. Pakiulit po. Iglesia ay manatiling maningning na tanda ng kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang pagpapahayag at pagtaksi sa buhay na walang hanggang. Manalangin tayo. Panginoon, ang aking buhay, ibigin mo kami. Upang sa kabila ng mga kabiguan at tiisin sa buhay, maunawaan natin ang kabuluan ng mga ito ayon sa awa at pagmamahal ng Diyos at pag-asa ng muli pagkabuhay sa piling niya. Manalangin tayo. Panginoon, ang aming buhay, ibigin mo kami. Upang ang mga mag-asawa ay mamumuhay ng tapat sa isa't isa at pagsilbing halimbawa sa kanilang mga anak sa pamamagitan ng kanilang pagmamahal at takot sa Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, ang aking buhay, ibigin mo kami. Upang tayong lahat na natitipon na ngayon ay magpatuloy sa paggawa ng mabuti
paglilingkod at pagtulong sa kapwa. Manalangin tayo. Amang nasa langit, ikaw ang aming buhay, muling pagkabuhay. Pakinggan mo ang aming panalangin. Ikaw naman ay aming kapiling. Kasama ni Jesus at ang Espiritu Santo, nabubuhay ka at nagahari, magpasawalang hanggang. Amen. Nagsiyupo na po lang. Maaalay ko. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
manaming dalali ka o mukalantan ang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at tubo ng aming Panginoon na sa Kristo. Bago niya pinagtingsang kusang loob na maging handog, ginawa niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya. Pinaghati-hati niyo na niyabot sa kanyang mahalagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at pari. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga dagat at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at ilumin ito ang kalis ng aking dugo, ang bago at ulang kalipad. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Misteryo ng pananampalataya. Kristo ay mulitain, sarili niya inihain, bilang pagkain inumin, pinasasaluhan namin, hanggang sa siya'y lumating. Ang ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pag-amatay mo din pagkabuhay ng anak at niyari namin sa iyo. Ang tinapay na nagbibigay buhay at ang talis na nagpakalawag ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at kami ang minarapan na tumayo sa mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at ugo ni Kristo ay mapuklod sa pagkakalisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ingapin mo yung simbang laganap sa bundet. Dipuskusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francis, ni Bonaventura, anong ganang kaparaan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid kami na hinday na may pag-asang sila yung muli mabubuhay na hindi na lahat ng mga kumama. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo kung napatid na lahat na makasalo sa iyong buhay na unang wakas ka isa ng mahal na Bering Maria, ilan ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, ng mga apostol, ni San Martin na lahat ng nabaranan ng buhay dito sa dating ng kaligod-ligod sa iyo. May pagdiho naman namin ang pagpupuling sa karanahan mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoon, Jesus Cristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa kanya lahat ang pangapapuloy sa iyo. Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawa lang hanggang. Tunay na magmahal sa Diyos ng higit sa lahat at matuto tayong magparaya para sa kabutihan ng mga minamahal natin sa buhay. Sa amin ang kapatid.
Hiling namin kami, Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan ng araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanapigan na ilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesu Kristo. Sa Kristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan niyo ko sa inyo, ngayon kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Kamayan mo ang aming panampalataya ko at ang aming mga patakasal. Kagalooban mo kami ng kapayapaan pagkaisayin sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawa ng mga tao. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon na lagi mo sa inyo. At sumayin mo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa.